Mga kapatid, may sinabi si Jesus na lubhang nakakabahala. Sinabi niya, kung ang sino man ay lalapit sa akin nang hindi napupuot sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, at maging ang kanyang sariling buhay, hindi siya maaaring maging alagad ko. Anong ibig sabihin nito? Di ba tayo dapat magmahal sa iba? Di ba natin dapat mahalin lalo na ang mga miyembro ng ating pamilya? Oo naman. At talagang ang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig. Ang ibigin ng Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa. Ang ating pinakamalapit na kapwa ay ang ating kapamilya. Upang maunawaan ang sinasabi ni Jesus, kailangan nating maunawaan ang kahulugan ng salitang puot. Sa salita nila Jesus noon, ang mapuot ay nangangahulugan na pag-ibig ng mas kaunti. Sa madaling salita, dapat nating mahalin ang Diyos higit sa lahat ng iba pa, kahit na ang ating pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagiging kanyang disipulo. Ang disipulo ay isa na lubos na nakatuon sa guro, na ganap na masunurin, na gumagawa ng kung ano ang sinasabi sa kanya ng guro. Ngunit kung ang isang tao ay may iba pang mga prioridad o mga kagustuhan, kung gayon hindi siya maaaring ganap na isumite sa guro. Sa buhay, at ito ay inaasahan sa isang Kristiyano, ang pamilya ay isang prioridad. Iginagalang natin ang ating mga magulang, mahal natin ang ating mga kapatid, inaalagaan natin ang ating mga anak. Ibig sabihin, prioridad sila sa buhay natin. Ngunit ang pagtingin na ito sa pamilya ay maaring maging dahilan ng pagbibigay ng mas kaunti sa Diyos. Ito ay maaaring magbigay ng isang dahilan upang hindi ganap na ibigay ang ating lahat sa Diyos. Halimbawa, tinawag ni Jesus ang isa upang maglingkod, ngunit ang taong yon ay hindi nakahanap ng oras upang gawin yon dahil sinabi niyang kailangan niyang pagsilbihan ang kanyang pamilya. O si Jesus ay tumawag ng isa na ipadala sa misyon. Ngunit ang taong yon ay nag-aatubili dahil ayaw niyang gumugol ng oras na malayo sa kanyang pamilya. O marahil ang isang tao ay nakakahanap ng panga ng mas kaunting oras para manalangin dahil abala siya sa mga bagay na pampamilya. Para sa isang Kristiyano, para sa isang nag-aangking alagad ni Jesus, ang Diyos ang ating lahat. Siya ang una nating prioridad. Ngayon, hindi natin dapat pabayaan ang pamilya, ngunit ang Diyos muna at una. At lahat ng iba pa ay susunod. Amen.